Hello guys! Ngayon po ay magluluto po tayo ng ampalaya. Ampalaya con carne ng baka. Ayan po yung carne. Na-marinate ko na po siya ng soy sauce, dark soy sauce, olive oil, konting oyster sauce, cornstarch, tsaka baking soda po na konti. Ayan na po siya, na-marinate na po siya. So, maya-maya po, igigisa na po natin ang ating ampalaya con carne. Tsaka, gumamit po ako ng isang buong bawang para sa panggisa. Tsaka, lagyan din po natin siya ng fermented black beans. Hello po, ngayon mag-uumpisa na po tayo magluto ng ating ampalaya con carne. Maglagay na po tayo ng mantika sa ating kawali at antayin lang po nating uminit ang ating mantika. Shout out po sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat po sa lahat. Sa lahat ng nag-share, saka nag-like po sa aking mga videos. Maraming salamat po lahat sa mga followers ko. Thank you so much po sa inyong lahat. At pati na po sa aking mga silent viewers, thank you so much sa lahat po sa inyong lahat na nanonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po, mainit na po yung ating mantika. Ilagay na po natin ang ating bawang. So, igigisa lang po natin yung bawang hanggang mag-golden brown po yung ating bawang. Ngayon po, nagba-brown na po yung ating bawang. So, next is we have to add po natin yung ating marinated beef. Hanggang maluto yung ating beef. Ngayon po, luto na yung ating baka, yung beef, karne ng ating, yung meat natin. So, we have to set it aside. Set aside po natin siya at igigisa natin uli yung ating ampalaya. So, gamitin po natin yung same kawali. We're using the same frying pan. We just put oil sa ating kawali. Then, lagyan na po natin yung ating bawang. Then, isutay lang po natin yung ating bawang hanggang magiging golden brown po siya. Ngayon po, medyo golden brown na po yung ating bawang. So, susunod po natin ilagay yung ating black fermented garlic black beans. Ayan, sutay lang po natin siya. Then next, i-a-add na po natin yung ating sliced ampalaya. Then, i-mix po natin para mag-mix lang po yung fermented black beans natin sa ating ampalaya. Then, pwede na po natin idagdag yung ating beef na niluto natin kanina. Ayan po siya. Ganyan lang po yung luto natin. Mabilis lang po lutuin yung ampalaya. Then, dagdagan po natin ng konting pinch of sugar lang po para magbalance yung saltiness ng black beans at toyo. Konti lang po. Pinch of sugar lang po.
po ang dinagdag natin. White sugar po yung dinagdag natin. Then, haluhaluin na po natin. Ayan. Ito na yung ating ampalaya. Ito na yung ating beef ampalaya.